Channel at ngayon ay kukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari sa ang sayo ay akin ngayong November 18, 2020. So ngayon itong si Hope ay nagpasalamat nga dahil nga ay nandoon itong si Jake para hindi siya mag-isa doong nakulong siya doon sa isang kwarto. At ito namang si Hope ay naikwento niya dito kay Elise na kanyang ina. At sabi nga naman ni Elise ay interesado siya dito kay Jake, at nagkaroon nga ng isang pagtitipon itong sina Elise at ang pamilya ni Gabriel, na kung saan itong si Sonia ay sumalungat nga nung dumating itong si Hope, kasi nga nandoon na ang buong family ni Gabriel at itong si Hope ay huli na nang dumating dahil sa galing pa ito ng eskwela. At pagdating pag-upo ni Hope ay tuwang-tuwa ang kanyang mga tita at ang kanyang lola maliban dito kay Sonia. So ganun, itong si Sonia ay nagsabi nga na hindi na daw bata itong si Hope para tratuhin ng ganoon. At halatang halata naman daw na hindi ito okay. So nalungkot ang mga magkakapatid at ang ina nito dahil nagkontra na naman itong si Sonia at hindi nila malaman kung bakit ganoon itong si Sonia. Si Hope ay nalungkot din dahil sa sinabi ng kanyang tita Sonia, at buti na lang dumating itong si lola niyang si Lucing at nagpasama na lang siya sa kwarto at niyakap nito si Nanay Lucing para humingi ng comfort. So ganoon, umalis na si Hope sa harapan ng kanyang mga tita, lola at ng kanyang mga parents na si Elise at si Gabriel. At ngayon, itong si Sonia ay kinausap ng kanyang ina at ng mga kapatid kung bakit ganoon. At yun ay nagsisigaw itong si Sonia dahil noon daw ay ayaw niya naman talagang mapangasawa itong si Enzo dahil hindi niya ito gusto. Dahil ang gusto niya ay yung katulad sa kanyang daddy. Ayan, so hindi yun natupad. Pero sabi ng kanyang ina na magpasalamat siya dahil napakabait ni Enzo at ginagampanan bilang asawa nito at bilang ama ni Heidi. At hindi na nakakibo itong si Sonia. At ngayon nang pumunta itong si Hope sa eskwelahan ay kalat na kalat ang balita na hindi naman daw
hindi, kahit mahinhin nga daw itong si Hope, subalit may tinatago din palang kalandian. So, narinig yun ni Hope habang kasama niya ang kanyang best friend at hindi niya na gustuhan ang word na mulmul. So, alam niya daw ang meaning ng mulmul. Kung kaya naman ay galit na galit itong si Hope nang marinig yun. At wala naman daw ibang tao dun sa kwarto na yun. At alam nga naman daw yung guard ang magkalat ng balita na yun. At galit na galit siya dito kay Jake dahil pinaghihinalaan niya na si Jake ang nagkakalat ng masamang chismis. At ngayon itong si Jake naman ay dahil sa kaibigan niya, nalaman niya na din kung ano ang balita. At nung magkasalubong sila ni Hope, itong si Hope ay galit na galit sa kanya at sinabi sa kanya na sa lahat ng nangyari daw, ganun lang din ang gagawin nitong si Jake sa kanya, yung masamang ipagchichismis siya. At itong si Jake naman ay dinepensa niya ang kanyang sarili na hindi yun totoo. Hindi siya ang nagkakalat ng chismis at hindi niya alam kung bakit ganoon ang chismis. Alangan naman daw ang guard ang magchismis noon, sabi ni Hope. At ngayon ay nag-argue sila ni Jake at pinatunayan ni Jake na mali ang naririnig nitong si Hope. At umalis na lamang itong si Hope na galit dito kay Jake. At ngayon ay aayusin ito ni Jake, of course. At ngayon ay problemado nga itong si Hope dahil sa mga balitang iyon. At itong si Jake naman ay wala naman talagang plano na ganoon dahil okay naman ang kanyang intention dito. At ngayon itong si Jake ay inabangan ng kanyang mga kaaway sa school na kung saan ang isang lalaki, ang binata ay may gusto kay Hope at pinagsusuntok siya, pinagtulungan siya, subalit napakagaling talaga ni Jake sa karate kaya naipagtanggol niya ang kanyang sarili. At si Jake ay hindi siya naagrabyado ng tatlong estudyante na kung saan ay nagsabi sa kanya na layuan niya si Hope at sinabi ni Jake na hindi niya pag-aari si Hope at walang nagmamay-ari sino man dito kay Hope dahil itong si Hope ay hindi ganoong babae.